Ang kwento natin ngayon ay patungkol sa isang babae sa Fukuoka, Japan. Siya ay si Junko Ogata. Mailalarawan siya noon na isang mahinhin at napakabuting guro. Pero paglipas ng mataon, si Junko ay nagbago. Gumawa na siya ng kakilakilabot na krimen sa kanyang kapwa. Umabot pa ng 7 katao ang kanyang nabiktima. Pero hinihinala ng mga otoridad na maaring lumampas ng 7 ang bilang ng mga biktima. Kaya sa paglipas ng panahon, si Junko Ogata ay nakilala hindi lang sa Fukuoka, kundi sa buong Japan bilang notorious na babaeng serial killer. Pero paano nga ba nagsimula ang kasamaan ni Junko? Sino-sino ang kanyang mga biktima at paano siya nahuli ng otoridad? Ito ang aalamin natin ngayon sa video ito. Si Junko Ogata ay isinilang noong February 25, 1962 sa Kurome, Fukuoka Prefecture, Japan. Ang kanyang mga magulang ay sina Takashige at Shizumi Ogata. May kapatid din siyang babae. Ito ay si Reiko Ogata. Nabibilang naman sila sa mga mayayamang pamilya sa lungsod. Noong kabataan ni Junko ay may lalarawan naman siya ng kanyang mga kamag-anak at mga kakilala bilang mahinhin at napakabuting dalaga. Hindi din ito mahilig sa pakikipagrelasyon sa mga katulad niyang kabataan. Kaya si Junko ay nanatiling berhen hanggang siya ay nakapagtapos at nakapagtrabaho. Nagtrabaho naman siya bilang preschool teacher. Ayon pa ng mga kakilala niya, si Junko ay napakabuting guro, positibo at dedikado sa trabaho. Kaya maraming humahanga sa kanya ng mga kaibigan, katrabaho at mga mag-aaral. Pero ang mga katangiang ito ni Junko ay unti-unti na ding mawawala. Nagbago na ang kanyang personalidad simula nung nakilala niya ang isang lalaki. Ito ay si Futoshi Matsunaga, isang pamilyadong lalaki. Ngunit sino nga ba itong si Futoshi? At paano niya binago ang pagkatao ni Junko? Ang lalaking ito ay pinanganak noong April 28, 1961 sa Kitakyosho, Fukuoka Prefecture, Japan. Mailalarawan noon si Futoshi na napaka-aktibong kabataan. May kaakit-akit at kahanga-hangang personalidad at higit sa lahat ay napakatalino nito sa klase. Kaya sikat siya sa mga kababaihan. At sa edad na 19 ay nag-asawa na si Futoshi at nagkaroon ng isang anak. Ngunit sa kabila ng pagiging pamilyado niyang tao ay di pa rin nawawala sa kanya ang pagkilos binata. Dahil maliban sa kanyang asawa ay nagkaroon pa siya ng mga kirida na umabot ng 10. Sa taong 1982 ay nakarelasyon niya na si Junko Ogata. At dito na nagsimula ang pagbabago ni Junko. Simula nung nakilala niya si Futoshi, ang kauna-unahan niyang nobyo. Nawala na sa kanya ang pagiging mahinhin at mabuting dalaga. Ang nasa isip na lang niya ay ang makasama si Futoshi. Sinekreto muna nila ang kanilang relasyon dahil pamilyado si Futoshi. Isa pa, ayaw din ni Junko na malaman ng kanyang pamilya na nagkikipagrelasyon siya sa may asawang lalaki. Pero sa isip ni Futoshi, kaya nagtagal siya kay Junko ay dahil napakadali nitong kontrolin at manipulahin sa pag-iisip maging man sa pisikal. Ngunit sa kanilang relasyon ay sinasaktan na din niya si Junko hanggang sa ito ay napapadalas na. Pero sa kabila nito ay nanatili pa rin sa tabi niya ang nobya. Lalong-lalo na, pinangakoan din niya ito na pakakasalan balang araw. Sa taong 1985, ay nalaman na ng pamilya ni Junko ang pakikipagrelasyon niya kay Futoshi. Nalaman na din nila na sinasaktan siya ng lalaking ito. Kaya, hindi inaprubahan ng ina ni Junko na si Shizumi Ogata ang pagpapakasal nila sa hinaharap. Kaya, nagalit si Futoshi. At gusto niya maghiganti sa ina ni Junko. Kaya isang araw pumunta ang lalaking ito sa tahanan ng mga Ogata at puwersa itong pumasok sa kwarto ng ina ni Junko nang malamang nag-iisa lang pala ito sa bahay. At sa mga oras na ito ay sinaktan niya ang kawawang ginang. Hindi pa nakontento si Futoshi at kanya pa itong ginalaw. Hindi na rin nakapagsumbong pa sa mga otoridad si Shizumi Ogata dahil na rin sa pagbabanta sa kanya ng lalaking ito. Pagkatapos nito, ay nakumbinsi pa ni Futoshi si Junko na umalis sa bahay nila para magsama na sila sa isang apartment. Dahil ayon nito, ay naghiwalay na sila ng kanyang asawa. Sa taon ding ito, si Futoshi ay bumili rin ng building para makapag-operate siya ng sariling futon business.
Nag-hire naman siya dito ng ilang empleyado. Ngunit, hindi niya sila pinakisamahan ng mabuti. Ginawa lang niya silang libangan. May mga pagkakataon na sinosorpresa niya ang kanyang mga empleyado ng electric shock gamit ang laruan niyang stun gun. Ngunit ang kanyang futon business ay isa lang palang palabas para sa negosyo niyang ilegal. Ito ay mga pangluloko at mga pambablockmail sa mga lokal na residente. Kaya sa taong 1992 ay umabot na ng 180 milyon yen ang nakuha niya sa mga taong ito at kasabot niya si Junko Ogata. Nagawa ito ni Futoshi sa edad lang niyang 24 na taon at si Junko ay 23 taong gulang naman. Hindi nagtagal ay nalaman na rin ng mga otoridad ang mga panluloko nila sa mga tao. Ngunit bago pa man sila mahuli ay tumakas na silang dalawa. Kaya sa taong ito ay nabibilang na sina Futoshi at Junko sa most wanted list ng Japan. Nagpalipat-lipat na rin sila ng mga lungsod para hindi ma-detect ng mga pulis. Sa taong 1993 sa siyudad ng Kitakyosho ay isinilang naman ni Junko ang unang anak nila. At sa taon ding ito ay may nakilala naman si Futoshi na pamilyadong babae at may tatlong mga anak. Kinumbinsi naman niya ang babaeng ito na iwan ang asawa para daw ay magsasama na sila. At pinalabas niya dito na kapatid niya lang si Junko. Sa katunayan ay alam din ni Junko ang kanyang mga plano. Sa kasamaang palad ay sumama naman at naniwala ang babaeng ito kay Futoshi at nagsama sila lahat sa isang kondominium. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla na lang pumanaw ang isang anak ng babaeng ito noong September 1993. Naloko naman niya ang babaeng ito ng 11.8 million yen. Ngunit pagdating ng March 1994 ay bigla ding pumanaw ang babaeng ito at saksi mismo si Junko sa mga ginagawa ni Futoshi. Pero hinayaan niya lang ito. Sa katapusan ng taong ito ay makapambiktima namang muli ang magkasintahan. Ito ay ang lalaking si Komio Toraya. Si Komio ay may criminal history pala at ibinahagi nito kay Futoshi ang nakaraan niya at ang kanyang sekreto. Ngunit isa palang malaking pagkakamali ang pagtiwala niya kay Futoshi. Dahil ginamit nito mismo ang sekreto ni Komio para mang blackmail. Kaya dahil dito ay ginagawa ni Komio ang lahat na pinag-uutos ni Futoshi at ibinigay din niya ang lahat niyang pera at mga alahas. At sa sumunod na mga araw ay lumipat na sina Futoshi at Junko sa apartment ni Komio para dito na sila mag-operate ng mga kalakaran. Pumayag naman si Komio dahil takot siya sa mga blackmail ni Futoshi. Ngunit si Komio at ang anak niya ay binihag lang sa sarili nilang apartment at hindi na sila muling nakalabas pa. Dahil pribado ang anak ni Komio ay tatawagin na lang natin siyang Miss Toraya. Ngunit ang mas nakakasuklam sa kanilang pagkabihag ay sinaktan din sila ng magkasintahan. Ginamitan din sila ng electric shock mula sa laruang stun gun ni Futoshi. Maliban dito, pinilit pa ni Futoshi si Miss Toraya na ipakonsumo sa ama ang sarili nitong dumi. O di kaya ay kagat-kagatin niya hanggang sa magkasugat na ang kanyang ama na si Komio. At kapag may isa sa kanila ang lalabag, ay pareho silang gagamitan ng electric shock. May mga pagkakataon din na ikinukulong ang mag-ama sa loob ng banyo. Minsan, inuutosan din si Junko ni Futoshi na buhusan ang mag-ama ng napakalamig na tubig at binibigyan lang sila ng tira-tirang pagkain. Nagawang magpahirap ni Futoshi sa kanyang mga biktima na hindi man lang sila nahahawakan dahil ang lahat ay inuutos lang niya kay Junko o di kaya ay sa anak ni Komio na si Miss Toraya. Nagpatuloy pa ang kasamaan ng magkasintahan sa loob ng 2 taon. Kaya noong February 26, 1996, ay bumigay na ang katawan ni Komio Toraya at ito ay pumanaw. Inutusan naman ni Futoshi si Junko at ang mismong anak ni Komio na pirapirasuhin ang malaking ebidensya. Pagkatapos ay pinakuluan ito sa kaldero. At ang mas nakakasuklam ay pinilit pa si Miss Toraya na higupin ang sabaw. Ang natira namang party na hindi natunaw ay pinapulbos ni Futoshi sa kanila. Pagkatapos ay inutusan na sila na sumakay ng barko at itapon sa dagat ang pinulbos na parte. Pagkatapos nito ay binihag muli si Miss Toraya. Sa dinami-dami ng pagkakataong makapagsumbong si Junko sa otoridad ay hindi niya ito ginawa at naging sunod-sunuran siya kay Futoshi. Sa taon ding ito ay isinilang naman niya ang pangalawang anak nila. Ngunit ito din ang taon na makapambiktimang muli si Futoshi.
Isang babae ang may isang anak, ang pinaniwala niya na isa siyang graduate sa Kyoto University. At pinangakoan din niya ito na pakakasalan balang araw. Nakapangloko naman siya dito ng 5.6 million yen. Pagkatapos ay binihag na niya ang babaeng ito at ang anak. Ngunit di nagtagal, ito ay nakatakas. Tumalon pala ito mula sa second floor ng apartment. Sa kabutihang palad, ang babae ay nakaligtas at nagsumbong sa mga otoridad. Ngunit nang dumating na ang mga pulis, sina Jonko at Futoshi ay nakatakas na. At pinakawala nila ang anak ng tumalon na bihag. Ngunit, dinala naman nila sa pagtaka si Miss Toraya, ang anak ng biktima nilang si Komio Toraya. April 1997 ay namamalaya na ni Jonko na ginagamit lang pala siya ni Futoshi. Kaya nung umalis siya para magtrabaho, ay hindi na siya bumalik pang muli sa apartment nila. Ang nasa isipan ni Jonko ay nakalaya na siya kay Futoshi. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin siya nagsumbong sa mga pulis. Tumawag naman si Futoshi sa pamilya ni Jonko at tinanong ang kinaroroonan nito. Ngunit nang itanggi ni Shizumi Ogata ang kinaroroonan ng anak, ay mas lalo lang nagalit si Futoshi. Kaya binlockmail niya ang ginang. Nang hindi pa rin niya nakuha ang kinaroroonan ni Jonko, ay nag-isip na si Futoshi ng plano para makapaghiganti at makuha niyang muli si Jonko. Dahil para sa kanya ay pagmamayari niya ang babae. Dahil dito, piniki ni Futoshi ang pagpanaw niya. Ipinalabas niyang tinapos niya ang sariling buhay. At naniwala naman si Jonko sa balitang ito. Kaya umuwi na siya sa tahanan nila sa Ogata's residence. Ngunit nagulat na lang siya nang nabutan si Futoshi doon na buhay na buhay. Dala din ito ang bihag na si Miss Toraya. Kaya sa araw na ito ay binihag ni Futoshi ang buong pamilyang Ogata. Sila ay ang mga magulang ni Jonko na sina Shizumi at Takashige Ogata. Kapatid na babae ni Jonko na si Reiko Ogata. Ang asawa nito na si Kazuya at ang mga anak nila na si Yuki at Aya Ogata. Simula nito ay naging sunod-sunurang muli si Jonko kay Futoshi. Maliban dito ay ginalaw din ng lalaking ito ang kapatid ni Jonko na si Reiko Ogata. At pinilit pa niya sila na magbigay ng pera kapalit ng pag-alis niya sa bahay. At nakakuha naman si Futoshi ng 60 million yen. Sa kasamaang palad ay hindi niya tinupad ang pangako at patuloy niyang binihag ang pamilyang Ogata. Kahit sinaktan at binihag na niya ang pamilyang ito, ay nagawa pa rin niyang kontrolin at manipulahin ang mga isipan nila. Kaya simula nito ay naging sunod-sunuran na din ang pamilya ni Jonko. Minamanipula sila hanggang sa pinaniniwalaan na nila at iniidolo si Futoshi. Ang paraang ito ni Futoshi ay kapareho din sa isang Japanese cult leader na si Shoko Asahara. Sa paraang ito ay nagagawa na niya ang gusto niyang gawin sa mga Ogata. Hanggang sa dumating ang araw na wala na silang pakinabang sa kanya. Kaya noong December 21, 1997 ay plano niyang unang tapusin ang ama ni Jonko na si Takashige Ogata. Pero katulad sa dati ay ayaw niyang gawin ito sa sarili niyang mga kamay. Kaya inutusan niya mismo si Jonko na tapusin ang sariling ama sa pamamagitan ng walang tigil na electric shock. Dahil sa kanilang sitwasyon, ay nawala na sa katinuan ang ina ni Jonko na si Shizumi Ogata. Kaya inutusan naman ni Futoshi ang kapatid ni Jonko na si Reiko at ang asawa nito na si Kazuya na tapusin ang sariling ina. Kaya noong January 20, 1998, si Shizumi Ogata ay pumanaw dahil sa pagkakasakit. Matapos ng ilang linggo, ay si Reiko naman ang gustong mawala ni Futoshi. Kaya inutusan naman niya si Kazuya na tapusin ang sariling asawa. Wala pa rin ginawa si Jonko, kundi nanood lang siya na isa-isang pumanaw ang kanyang pamilya. Matapos nito, ay si Kazuya naman ang ikinulong ni Futoshi at Jonko sa loob ng banyo at hindi nila binibigyan ng pagkain. Ngunit natiis naman ito ng walang pagkain sa loob ng 2 buwan dahil umiinom lang siya ng tubig sa loob ng banyo. Ngunit di nagtagal ay bumigay na ang katawan ni Kazuya dahil sa labis na pagkagutom. At siya ay lumisan noong April 13, 1998. Matapos nito ay inutusan naman ni Futoshi, si Jonko at si Aya Ogata na tapusin si Yuki. Ang batang ito ay ang 5 taong kapatid ni Aya. At noong June 7, 1998 ay si Miss Toraya naman ang inutusan na tapusin si Aya Ogata. Pagkatapos nito ay wala nang natira pa sa pamilyang Ogata, maliban kay Jonko. Para wala nang ebidensya pa,
Ang lahat ay kanilang pinirapiraso, pinakuluan sa kaldero, pinulbos at itinapon sa dagat. At ang natira na lang buhay na nasa bahay ay si Futoshi, si Jonko, ang dalawa nilang mga anak at ang bihag nilang si Miss Toraya. Ngunit wala man lang nagtataka at naghahanap ng mga kakilala ng pamilyang Ogata. July 2000 ay muli namang nambiktima ng babae si Futoshi. Pinalabas din niya na magkapatid lang sila ni Jonko. Ang babaeng ito ay may kambal naman ng mga anak. Ngunit sa ibang kadahilanan ay iniwan ng babaeng ito ang mga anak sa pangangalaga ni Futoshi at Jonko. Niloko din nila ito at kinumbinsi na magbigay ng 20 million yen para daw sa mga gastusin at pagpapalaki ng kanyang mga anak. January 30, 2002, ang bihag nilang si Miss Toraya ay 17 taong gulang na. Sa araw na ito, ang dalaga ay nakatakas. Ngunit agad itong natagpuan ni Futoshi at ibinalik sa bahay at muling binihag. Dahil sa pagtakas ng dalaga, ay ginamitan siya ni Futoshi ng electric shock. Ngunit noong March 6, 2002, ay muling nakatakas si Miss Toraya. At sa pagkakataong ito ay dumiretso na siya sa police station at isinumbong niya ang mga krimen na magkasintahan. Kaya kinabukasan ay naaresto na sina Jonko at Futoshi. Na-retrieve naman ng mga pulis ang dalawang anak ng mga kriminal at ang kambal na anak ng babaeng huling niloko nila. Agad naman silang kinasuhan sa sinapit ng pamilyang Ogata at sa sinapit ng ama ni Miss Toraya na si Komeo Toraya. Umamin naman si Jonko sa parte niya sa krimen. Ngunit malakas naman itong itinanggi ni Futoshi. Ayon pa niya, si Jonko at Miss Toraya ay gumagawa lang ng kwento laban sa kanya. Walang na-recover na mga labi, kaya walang physical evidence. At nakasalalay lang sila sa testimonya ni Jonko at ni Miss Toraya. At nasentensyahan lang sila sa 7 biktima. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, ay hindi na sila kinasuhan sa sinapit ng unang babaeng niloko nila at ang isang anak nito na misteryoso na lang pumanaw. September 20, 2005, ang District Court ng Fukuoka ay sinentensya naman si Futoshi at Jonko ng death penalty by hanging. Ngunit noong September 26, 2007, ay binaba naman ang sentensya ni Jonko at ginawang life imprisonment dahil sa pagbigay niya ng testimonya laban kay Futoshi. At isa pa, napatunayan din na nagawa lang niya ang krimen dahil sa pagkontrol sa kanya ni Futoshi. Sa paglipas ng panahon, si Futoshi Matsunaga ay binansagang master manipulator, serial killer. Dahil nakagawa siya ng krimen na hindi man lang niya hinahawakan ang mga biktima. At si Jonko ay isa na sa mga babaeng kinamumuhian sa Japan. At dito po nagtatapos ang kwento natin kay Jonko Ogata at Futoshi Matsunaga. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.